Bakit kaya may mga bagay na alam naman nating masama, kaya naman nating iwasan, pero ginagawa pa rin natin? Tapos meron pang mga bagay alam naman nating mabuti, kaya naman nating gawin, pero hindi natin ginagawa. Ano halimbawa? Halimbawa, sino sa inyo ang hindi nakakaalam na ang pag-e-exercise ay napakaraming health benefits sa ating katawan? O lahat tayo alam natin na ang pag-e-exercise maganda sa katawan. Eh, pero bakit di mo ginagawa? Isa pa, sino sa inyo ang may kilala na naninigaryo na hindi niya alam na ang paninigaryo ay nakamamatay, masama sa katawan, magastos? Sino? Lahat po ng naninigaryo, alam nila na ang paninigaryo masama sa katawan. Eh bakit ayaw lubayan? Pagkaganyan po ang ating sitwasyon sa buhay, maaring hindi natin gusto ang ating sarili. Maaring hindi natin magustuhan. Kasi simpleng bagay, alam naman natin tama, hindi natin ginagawa, eh kaya naman natin gawin. Alam natin mali, kaya naman natin iwasan, eh ginagawa pa natin. Napakasimpleng bagay, hindi natin magawa. Eh, tingin nyo kaya, magustuhan natin ang ating sarili? Ano kaya pakiramdam natin pagka ganun? Siyempre, ang pakiramdam natin, guilty tayo. Alam natin mabuti, hindi natin ginagawa. Feel guilty. We feel bad about ourselves. Nauwi yan sa self-hate. Ang self-hate ang isa sa napakalaking suliranin ng mundo. Ngayon, para masolusyonan natin yan, simulan natin sa ating sarili. May simpleng pamamaraan para maramdaman natin sa sarili natin, we feel good about ourselves. Ganito lamang po ang gagawin natin. Ito, bibigyan ko kayo ng assignment. Gawin nyo ito. Mahalaga po ito. Kumuha ka ng listahan. Ilista mo lahat ng bagay na alam mong tama na hindi mo ginagawa. Kaya mo namang gawin. Tapos, ilista mo rin yung lahat ng bagay na alam mong masama na ginagawa mo, na kaya mo naman itigil. O, kapag mayroon ka ng listahan, lagyan mo ng numero. 1, 2, 3, 4, 5, so forth and so on. Yung number 1, yun ang unahin mo na itama. So, hindi mo kailangan itama yan ng sabay-sabay. Isa-isa lang. One at a time. At pagka nagkaroon ka na ng plano na baguhin yung mga simpleng bagay lang na yan, na tama na hindi mo ginagawa, na mali na ginagawa mo, pag meron kang listahan yan at meron kang plano na itama lahat yan, iayos yan, magsisimula mo ng magustuhan ang sarili mo. Bakit? Hindi ka na magigilty kasi may plano ka na itama. At ginagawa mo na yan, step by step, one by one, one at a time. So, meron kang number one. Let's say, for example, ako, ang una kong ginawa, yung paghinto sa paninigarilyo. Yun yung number one sa listahan ko. Maraming listahan, pero isa-isa lang. Nakapokus ako sa paghinto sa paninigarilyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng napakabigat na dahilan. Kung kayo may naninigarilyo, o may mga kakilala kayong naninigarilyo, o kasama nyo sa bahay, bibigyan ko kayo ng dahilan. Na mabigat na dahilan para ang paninigarilyo, hintuan nyo na. Ngayon, bago ko ibigay yung reason, so ikwento ko muna sa inyo yung aking story sa paninigarilyo. Nung ako ay matutong manigarilyo, I was 15 years old. At huminto ako 37, kailan lang, 2 months ako. 37 years old. Kung bibilangin natin kung ilang taon ako naninigarilyo, ay aabot ng 22 years. Ngayon, bago ko huminto ng paninigarilyo, ang budget ko sa sigarilyo araw-araw ay 100 pesos. 100 pesos isang araw. Ngayon, kung tutuusin natin yun, sa isang buwan, 3,000 sa isang buwan. Sa isang taon, 36,000. Ngayon, pagpalagay na natin na iyan din yung halaga noon. Kasi noon, mura pa sigarilyo, hindi naman 100 yung budget ko noon. Pero noon, mataas ang value ng pera. Ngayon,
mababa ang value. Kaya parang halos parehas lang. Ipagpalagay na natin na 100 pesos a day mula noon hanggang ngayon, 22 years. Magkano yun? Tinuos ko yan. Sa 22 years, 100 a day sa isang buwan is 3,000. Sa isang taon ay 36,000. Sa 22 years ay lumalabas dyan ay 22 years. Tuusin natin para sigurado. 36,000 times 22 years equals 792,000. Kulang-kulang 1,000,000 ang pera na sinunog ko para lang sirain ng aking katawan. Nakakasyak pong malaman. Ganun po talaga ang nangyari. Ngayon, kung hindi pa rin ako titigil hanggat mag-age ako ng 60, ganun pa rin yung mawawala sa akin. Halos 1,000,000. Ngayon, paano kung tumigil? Tumigil ako. Ano mangyayari kung tumigil ako sa paninigarilyo? Magkano kaya yung magiging maisesave ko pagdating ng 60 years old ako? Pag ako'y nag-retire. So, ganun din. 37 ako. Bilangin natin yung taon. Hanggang 60 years old. Ilang taon? 23 years. Magkano yun? Masesave ko kung huminto ako sa paninigarilyo. 23 years. 100 a day, 3,000 a month, 36,000 a year, 36,000 a year, time is 23 years, the age of 60, 828,000. So, biro nyo, laking pera. No? Marami tayong kababayang Pilipino na tumatanda na walang ipon. Walang kapera-pera. Pag nagkakasakit, umaasa sa anak. Yung anak mayroong na rin pamilya, may sariling pangangailangan. Hindi maiwasan yung mag-asawa nag-aaway dahil sa'yo. Bakit? Wala kang kapera-pera, may sakit ka. Sila ang tumutustos. Napakasakit nun. Ba, ikaw pinag-aawayan, matanda ka na. Marami tayong kababayan na ganyan ang sitwasyon. Pero pwede naman palang maiwasan. Sa simpleng paghinto mo lang sa paninigarilyo at itinabi mo yung budget mo sa paninigarilyo araw-araw, pagdating ng retirement, meron kang pera. Diba? Hindi ka magmumukhang kawawa. At hindi ka pa magkakasakit. Kasi may pera ka. Walang stress. So, ang malakas makapagpalala ng sakit pag wala kang pera dahil lagi kang stress. Oo, lagi kang nagwo-worry. Pero pag makapalambulsa mo, hindi ka masyadong magkakasakit, wala kang masyadong intindihin. Ngayon. Ngayon, sabi ni Bob Proctor sa kanyang libro na You Are Born Rich, dapat daw ang pera hindi tinatago. Dapat daw yan, nagse-circulate. So, ilalagay natin sa investment. Hindi lang basta natin itatabi sa vault, sa alkansya. Ilalagay natin sa investment. Ano mangyayari pag in-invest natin yung pera na yan? Halimbawa, sa mutual fund. Mutual fund, nag-start ka ng, open ka ng account 5,000. Tapos, every month, yung masisave mo na 3,000, 100 a day, yung budget mo sa paninigarilyo, huminto ka dahil meron kang 100 a day, meron kang 3,000 a month, yun ang isisave mo. Yun ang isisave mo at ilalagay mo sa mutual fund, buwan-buwan. 5,000 opening, buwan-buwan, 3,000. Pag dumating, halimbawa sa akin, pag dumating yung age ko na 60, 23 years ago, ang mangyayari, kumuha ko ng compound interest calculator. Binigyan ko sa internet. At tinuos ko kung magkano magiging pera ko pagka na-perfect ko yung 3,000 naman. Lumalabas dun sa compound interest calculator, kapag na-sustain ko yung 3,000 a month at hanggang age of 60, ang magiging pera kong maiipon ay magkano ba yung lumabas? 3,276,440. Ba, million hariyo. Huminto ka lang sa paninigarilyo, tinabi mo,
yung budget mo sa paninigarilyo, inilagay mo sa mutual fund, sa investment, pagdating mo ng retirement, milyonaryo ka. Ano lang kasimple. Ngayon, siyempre, meron kang 3 million nasa investment. Pwede mong hindi maubos yan, pwede mong pang ipamana yan sa may iiwan mo. Bakit? Pwedeng ang gastusin mo na lang yung interest ng 3 million. Magka-interest lang yan ng 10% per year. Eh, magkano na yun? 327,644 interest lang. Kapag dinivide mo yan sa 365 days, isang taon, may panggastos ka na 897 per day. Interest lang yun. Yung 3 million, hindi nawawala. Magpaalam ka man sa mundo, may maiiwan ka dun sa maiiwan mong mahal sa buhay. Di po ba? Ngayon, tuturuan ko naman kayo nung mabisang pamamaraan. Doon sa lahat ng naninigarilyo na gusto na, na willing nang huminto, pero nahihirapan. Pero doon naman sa hindi pa ready huminto, ay mahirap kumbinsihin yan. Maraming dahilan yan. Ang mga reason yan, ang mga dahilan yan, pag sinabi mong huminto, ang katwiran yan, if you smoke, you die. If you don't smoke, you die also. So, better is smoke and die happy. Yan ang mga katwiran yan. Pero pag ready ka ng huminto, makakatulong sa'yo yung ituturo ko. Panoodin mo hanggang matapos yung video ito. At tuturo ko sa'yo. Kahit hindi ka naninigarilyo, ituro mo, i-share mo dun sa kasama mo sa bahay o asawa mo na naninigarilyo o kaibigan mo. Paano ba ang epektibo na paghinto sa paninigarilyo? Ang ginawa ko ganito. Sa halip na mag-goal ako, sabihin ko sa sarili ko na hindi na ako maninigarilyo. Masakit kasi key brain yun. Kung sinabi mo hindi ka na maninigarilyo, lalong nangangasim. Lalo kang lalakas manigarilyo. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng 21-day challenge. 21 days, hindi ako maninigarilyo. Pag nagawa ko yung challenge, may reward. So, ano yung reward? Yung reward, lalabas kami ng mag-anak, kakain kami sa labas, mamamasyal, at pagka natapos ko yung 21-day challenge. So, ito yung trick para maging successful yung pagkukuit mo sa paninigarilyo. Kasi, ang paninigarilyo, habitual. At ang nag-handle ng ating habit ay yung ating subconscious mind. Ngayon, pag kasi subconscious mind hindi sang-ayon, kasi 95% ng ating behavior ay controlled by our subconscious mind. Pag hindi sumang-ayon si subconscious mind, mahirapan ka talaga. Isipin mo man na hindi ka maninigarilyo, sasabihin ng subconscious mind mo, bukas na lang, saka ka na lang huminto. So, ikaw naman susunod, dahil subconscious mind is very powerful, 95% of our behavior controlled by our subconscious mind. Kaya, ngayon, pero magandang balita yun kung 95%. Kasi, kapag naging kakampi natin sa subconscious mind, ganun din siyang kapowerful. Kakampi natin. Ibig sabihin, halip na pigilan niya tayo na tuminto sa paninigarilyo, susuportahan tayo ng ating subconscious mind. Paano natin magagawa? Yun, simple lang. Ito yung trick. Ito yung pinaka-trick na effective sa akin at naniniwala kong effective din sa inyo. Diba? Meron tayong 21-day challenge, meron tayong reward, at ang gagamitin natin para makakutsaba natin si subconscious mind, para siya sumuporta dun sa gusto nating mangyari na huminto tayo sa paninigarilyo, gagamitin natin yung ating imagination at ang ating emotion. Sabi ni Jim Quick, imagination plus emotion equals long-term memory equals experience. Ang ating subconscious mind, nagre-rely yan sa ating experience. So, ito magandang balita. Hindi alam ni subconscious mind yung totoong nangyari dun sa imagination. Sa kanya, parehas lang yun. Kaya, yun yung gagamitin natin. Ngayon, ganito mangyayari dyan. Ang i-imagine natin, hindi yung nakahinto na tayo ng maligalyo, masaya tayo, imagine. Hindi ganun. Ang i-imagine natin yung reward. Imaginin mo, natapos na yung 21 days, natapos mo yung challenge, at nandito ka na sa reward. Diba? Imaginin mo yung pamilya mo, kasama mo,
makain ka siya labas, namamasyal kayo, masaya yung mga bata, masaya yung asawa mo. So, nung ini-imagine ko yan, nung first time na imagining ko yan, napakasarap sa pakiramdam ko. So, that is the emotion. Yun yung emotion. Kaya, nung first day pa lang, na huminto ako, first day, first morning, kasi morning habit, timplang kape, sindi ng sigarilyo. Pero nung unang umaga na nagpasya ako na, huminto, ginawa ko yung 21-day challenge. Gumising ako, wala akong kape, nakatingin ako sa sigarilyo. Ang sabi ng subconscious mind ko, ang pinaalala niya sa akin, yung reward. So ibig sabihin, kakampi ko na yung subconscious mind. Halit na sabihin niya, bukas na lang ako huminto, sinabi niya, yung reward. Parang ibig sabihin, pinapaalala niya yung reward daw. Huwag kang manigarilyo para makuha mo yung reward. So, first day pa lang, parang feeling ko na napakatagal ko nang huminto. So, yun po ang totoong nangyari na ganun pong kadali na natutunan na nahintuan ko yung paninigarilyo. Marami na rin beses ako nag-attempt na huminto. Pero ito po yung effective. Imagination and emotion. 21-day challenge and reward. At may hintuan mo yung paninigarilyo. Maliit na bagay ba na hintuan ng paninigarilyo? Hindi maliit na bagay yun. Hindi ko pa tinalakay yung health benefits. Ang inano ko lang, tinalakay ko lang yung financial. Oh? Marami tayong kababayan, tumatandang walang pera. Pero, as long as nalaman nyo ito, kung kayo naninigarilyo, so gawin nyo na. Gawin nyo na yung paghinto sa paninigarilyo, itabi nyo yung budget nyo sa paninigarilyo, ilagay nyo sa investment. Pag retire nyo, may pera kayo. Hindi kayo pabigat sa inyong pamilya. Hindi ka sakitin. Bakit? May pera ka. Hindi ka nag-worry. Kasi dun sa walang pera, napakabilis magkasakit. Totoo po yan. At yun lang po. Maraming salamat. Sana meron kayong natutunan. At kung may nakita kayong value sa video ito, ay pwede nyo i-like, share, para makatulong din sa iba. At kung sa YouTube kayo nanonood at di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, pindutin nyo yung bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong video. Marami pong salamat.